Good day, faith friend. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Labriel Biasa Fortaleza, ang inyong gospel sharer for today. Ang gospel po natin ngayong araw nito ay mula sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 16, Talata 13 hanggang 19. Magandang pagnilay ng Ebanghelyo at ang pinagdiriwang ng buong simbahan ngayon, ang kapistahan ni Apostol San Pedro at Apostol San Pablo. Sila ang itinuturing ng mga haligi ng simbahan. Ang simbahang itinatag ni Kristo ay nakatayo sa kanilang mga ministeryo. Ang Ebanghelyo naman ay naglalarawan sa isang pangyayari kung saan si Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang pagkatao. At si Pedro lamang ang sumagot na siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sa kanyang pagsagot, sinabi ni Jesus kay Pedro na hindi ito nabunyag sa kanya ng laman ng dugo, kung hindi ng Ama sa langit. At pagkatapos nito, pinigyan ni Jesus si Pedro ng malaking kapangyarihan bilang tagapamahala sa kanyang simbahan. Ang tanong, bakit kaya siya? Bakit siya ang pinili ng Panginoon? Alam naman natin lahat ang kanyang ginawa kay Jesus. Itinatwa niya si Jesus kung nahuli ang Panginoon ng mga Hudyo. Marami siyang pagkakamaling nagawa, tulad na lamang ng panghihina ng kanyang pananampalataya. Pero, bakit nga ba siya? Mga faith friends, si San Pedro ay salamin din natin lahat. Marami tayong pagkakamali sa Diyos. Alaman natin o hindi, madalas tayong nangunguna at nadadapa dahil sa ating kahinaan. Ngunit hindi dapat tayo magbalik sa atensyon sa kung ano ang kahinaan at mga hindi maganda sa atin, kung hindi sa walang hanggang katapatan ng Panginoon sa atin. Bagamat tayo lubos na mahina at paulit-ulit na nagkakasala sa Kanya, ay lubos din ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos kung tayo magpupursige sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Nananatiling tapat ang Diyos sa mga pangako niya at magagandang plano sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. Alam natin na hindi ito tulad ng paraan ng mga tao gusto lagi ng hustisya at paghihiganti. Nag-iipon ng galit o sama ng loob. Ngunit ganito ang ating Diyos at tinatawag tayong tularan natin siya o tulad niya. Ngunit ganito ang ating Diyos at tinatawag tayong tularan natin siya upang tulad niya, mapatawad din natin ang ating kapwa at maging kalugod-lugod na kinatawan ng Panginoon sa lupa. Pagnilayan natin ang katotohanan, bagamat nasa langit na siya muli, ay nandito pa rin siya sa lupa, nasa ating siyang puso, katawan at kaluluwa. Lalo na tuwing binibiyayaan tayo ng paulit-ulit na pagtanggap ng kanyang banal na dugo at katawan sa Eucharistia. Naiintindihan ba natin ito? Siya'y buhay doon sa sakramento ng banal na komunyon at nananahimik. At siya'y mapapansin lamang din natin sa kapayapaan at katahimikan ng ating puso. Gaya ni San Pedro, nawa tayo ay tanggapin ang maluwag ng ating mga pagkakamali sa Diyos. Tayo huwag mahiyang mag-umpisa habang may pagkakataon tayong magsisi. Upang maging kalugod-lugod na tagatanggap ng biyaya ng Panginoon sa banal na komunyon, ito ang ating magiging susi sa ating pagbabago. Tulad ni San Pedro na naglakbay din mula sa pagiging makasalanan hanggang sa pagiging santo. Magiging mas matatag tayo sa ating mga nalagpasan at bibigyan tayo ng Diyos ng biyayang higit pa sa ating inaakala. Dahil minahal natin siya sa kabila ng ating mga paghihirap. Kaya faith friends, manalig lamang tayo kay Jesus at magiging magaan ang takbo ng ating buhay. Sa Kanya lamang at wala ng iba. Maraming salamat po, faith friends. At sana, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aming YouTube account, www.faithbook.ph, para sa araw-araw na gabay sa salita ng Diyos. Maraming salamat. God first!